Hi everyone! Welcome to Pabox Vlog. At kung bago ka palang po dito sa aking channel, please consider subscribing po and click the tiny bell beside the subscribe button para updated ka rin po sa aking mga new upload videos. And ganito yung guys. Bago tayo mag-start, intro muna. Ayan guys, yun nga diba? So, nahuli ako ni Sir guys na nag-cellphone. Ay, hindi na ako nahuli talaga na nag-cellphone. Pero parang gano'n ka. Kasi, naiwan ko yung cellphone ko doon sa aking, doon sa CR. Nag-release kasi ako doon sa CR nung time na yon. Tapos, syempre, vlogger tayo, YouTuber tayo. So, meron din tayo mga sinusuportaan natin na kapwa natin vlogger. Then, after ko kasi naglinis doon sa CR, lumabas ako agad. Lumabas ako agad. Then, nawala sa isip ko guys na nandun pala yung aking cellphone na nakasabit. As in, doon talaga sa mismong harap kung saan maghugas ng kamay. O diba? Talagang as in, bungacious to the highest revelations ng ating katangahan. Pero, ganun pa man guys, parang okay na rin sa wala okay lang din sa akin siguro na ano yun kasi at least parang nalaman pa nalaman na nila parang medyo nagiging parang mas open na ako ngayon lalo na at least alam nila na meron talaga akong cellphone dahil unang-una sa lahat guys hindi nila alam na meron akong cellphone na ganito nga na yung which is yung ginagamit ko sa pagvlog and hindi rin nila alam na nagvlog ako which is hindi naman kailangan malaman di ba kasi una-una din sa lahat pala guys, hindi nila alam na nagkikunik ako sa net nila dahil hindi nga pwede. So ako naman, dahil ako naman din si Miss Corey Pot, ayaw bumili ng load. Siyempre mahal kaya ang load dito guys, kaya nagtitipid din ako. Sayang naman rin yun guys, so yung 50 real guys, kung ipapaload ko yun, magkano na rin yun, 50 real, tamis natin sa kahit pinakamababa ng 10 pesos o diba, magkano na yun. So ganito guys, nung paglabas ko ng CR, pumasok naman agad yung amo kong lalaki. So ang nangyari, nakita niya talaga yun. I'm sure nakita niya. Tapos nung lumapit ako sa pinto ng CR, as in dinig ko na yung cellphone ko, talagang dinig ko yung parang paglagay niya, pagbalik niya doon sa pinaglagyan ko. Tapos, eto pa, naka-on kasi yun, at naka-play kasi yun siya sa live ni Lynn Mark Vlog. Shout out sa you girl. At ikaw yung nakita ni Sir na naglalive doon. Buti na lang kamo, at least hindi yung mga videos ko ang naipi-play ko habang, di ba, worst kung ang video ko ang nakita niya. So at least hindi naman yung mga videos ko dahil yun nga bilang vloggers sumusuporta ako sa mga kapwa nating YouTuber din para naman kahit paano makatulong tayo since monetize na tayo. Yay. Yun nga guys, dati sabi ko sana bago man lang nila ako malaman o mahuli na nakakabit sa net nila eh monetize na sana muna. So which is nung nahuli ako ni Sir guys is ano yun ang parang 5 days or mga weeks pa lang, basta baka weeks pa lang mula nung ako'y namonetize, nung nahuli ni Sir ako. So, yun nga, at least, so may consequences guys. May consequences siyempre nung ako'y nahuli, pero at least okay naman, okay lang naman, hindi naman siya worse. So, ngayon, hindi konti, talagang nag-iingat ako ngayon lalo dahil since alam na nila na may ganito akong cellphone, then siyempre may mga isip din yan sila, alam na nila nakakonect ako sa cellphone, sa net nila guys. Tapos, yun nga, after noon, akala ko magiging, normal lang, ganyan. Hindi naman ako pinagalitan, pero, naging mas, sila sa akin ngayon, strict sila ngayon, especially sa gawaing bahay. Parang, hindi pwede makita nila akong pumasok sa kwarto, kailangan lagi akong nasa kitchen.
Yung parang, alam mo yung tipong parang lagi nila akong makikita na parang laging binabantayan. Pero okay lang naman yun. Kasi pag sa gabi, kahit pa paano, nakaka-puslit naman tayo bago tayo matulog. Yun nga lang, talagang napagpupuyatan ko na talaga ang pagwa-YT. So, relate sa akin na yun, ang mga kapwa natin na vlogger na nagtatrabaho dito sa sa ibang bansa. Especially na yung mga amo natin, mas parang ayaw nila mawala tayo sa paningin nila. Walang pahinga. Kaya ang nangyayari, guys. So, more on support lang ako sa mga kapwa natin vlogger na in a silent way, parang hindi, kunyari, mag-attend ako sa mga live, hindi ako nakakapag-comment. So, tambay-tambay lang, ganyan, tinitingnan ko lang kung sino yung mga naka-attend doon. Pero hindi talaga ako nakakapag-comment. Pero at least nakakatulong tayo, diba? Yun. So, yun nga guys, nahuli ako ni Sir na may cellphone ako. Nakita na nila na may cellphone ako. So, yun nga guys, parang okay na rin sa akin ngayon guys na alam na nila na mayroon na akong cellphone kasi at least parang kahit pa paano hindi na ako yung parang tulad noon na tago lang, parang pinipilit ko itago yung cellphone ko, which is now kahit makita man nila at least alam naman nila na may cellphone ako. Yan, tapos hindi kasi dito kasi sa work ko guys, nung una kasing kontra ko is although mababait naman ang mga amo ko, mababait sila kasi nakikisama naman ako, which is yun naman talaga ang dapat. Pero syempre, nag-iingat pa rin ako guys dahil alam niyo naman ang dito. Kumbaga parang kailangan din natin makisama, especially kung ano yung ayaw nila. Kumbaga sundin na lang natin kung kaya naman natin gawa ng diskarte. So, aminado ako guys na na-monetize ako dahil sa unlimited puslit tayo sa net dito. So, ang ginagawa ko guys, pag wala sila, hinahayaan ko yung aking cellphone dyan na mag-play, mag-support sa mga kasama natin, tapos kaya ako na monetize dahil sa puslit-puslit natin na ginagawa natin pagpupuslit sa net. Kasi hindi naman nila dinadala kasi sa labas yung net. Kaya nakakaano ko, kumbaga pag wala sila dito, nakakapag-net ako. Yun nga lang, syempre limited yung time kasi syempre kailangan unahin natin yung ating mga work kaysa sa ating pagsiselfon dahil etong pag-YouTube natin is parang kumaga, una talaga yung pag-YouTube ko guys is parang akala ko ano-ano lang siya, simple lang, parang hindi mo kailangan mag-upload ka lang, okay na, hindi pala ganun. Parang doon ko na-feel na ang pag-YouTube pala ay kumaga hindi lang siya sa as in libangan kasi una-una sa lahat nung nalaman ko yung about sa pag-YouTube, kung ano yung benefits sa pag-YouTube guys. To be honest, hindi talaga ako nag-YouTube para maging sikat, ganun, para maging popular. Hindi talaga guys. Wala talaga pag-asa tayo sa ganun. So nung nalaman ko kasi yung about sa pag-YouTube, basta lang akong nag-YouTube. Nag-upload lang ako ng video. Tapos parang akala ko ganun lang yung kadali. So nung mga dumating yung time na marami akong nakikitang videos about sa pag-YouTube, parang doon ko na feel na ay may mga ganito pala, may mga ganyan pala. Tapos doon na talaga ako nagpursige na kahit na wala akong time, pag wala mga amo ko dito, hinahayaan ko lang yung cellphone kong mag-play, relate sa akin yung mga gawain, mga addict sa playlist. So relate kayo sa akin kung ganito rin kayo pareha sa akin. Kasi sa tulad natin guys, sa tulad ko na ordinaryo lang na vlogger, hindi naman tayo kilala. Kahit sa Facebook nga, halos walang nakakakilala. Kailangan natin gumawa ng paraan, dumiskarte kung paano natin mapamonetize yung channel natin. So yung iba, ramdam ko yung iba kung kaano talaga nila pinaghirapan din yung kanilang mga channel. Ako guys, ang paghihirap ko is puyat, effort, tapos yun nga, marami yung kumbaga, pero sa gastos guys wala akong ginastos. So salamat sa unlipuslit natin na net. So hindi ko kinakaila yun guys na ako yung nakikilang din sa net nila, although wala talaga silang sinabi sa akin na allowed akong makikabit sa ano, kasi bawal ngang kabit, diba? Bawal nga yung makikabit, kailangan ng ano. Pero yun nga, discarding Pinoy charing. Siyempre kung hindi ka didiscarte, so wala mangyayari. Siguro kung hindi ko dinidiscartehan guys, wala, hindi pa ako monetize siguro hanggang ngayon. Basta ang akin lang is yung more on effort lang ako na mag-support and makipag-friends para naman ikit pa paano meron din mga sumuporta sa atin. Tapos, yun nga,
lagi kong dinadasal noon na sana bago man nila malaman na meron akong ganitong may ganito akong cellphone, o sana bago man lang nila malaman na nakikunik ako sa net nila is sana ma-monetize na. Tapos yun, nangyari nga guys, after nga ng mga weeks ago, after ko na-monetize, nga, nakita nga nila na may cellphone ako. Pero okay lang guys, okay lang yun. Wala naman ako dapat ikabilty kasi dapat naman ano. Pero hindi lang talaga ako nasanay na makita nila yung cellphone ko. Pero okay lang, at least, di ba? Siguro po, hindi naman nila ako kinonfront guys. Hindi naman din ako nila kinonfront na bakit ganito, bakit ganyan. Kasi siguro kung kinonfront talaga nila ako ng ganito, na kumbaga kunyari, siguro kung pinagalitan nila ako, siguro syempre, sasagot din ako in a, parang, in a nice way din naman. Siguro mag-i-explain din naman ako sa kanila, pero hindi naman dumating sa point na gano'n. Siguro, sinisip nila na pangalawang balik ko na sa kanila, di ba? Yun nga lang, medyo guilty. Guilty ako, guys. Guilty ako. Siyempre, iba pa rin kasi yung open, di ba? Iba pa rin kasi yung open na inaalab talaga nila akong maki-ano sa kanilang net. Tapos, okay lang sila na mag-cellphone ako. Pero hindi, alam kong hindi talaga. Kaya, siyempre, huwag na lang natin gawing obvious. Sa akin ako, hindi ko na lang ginagawang obvious yung aking paggagamit ng cellphone. Although, alam kong alam nila na may cellphone ako. Kasi, siyempre, may mga isip din yan sila, guys. Alam naman nila yan, siyempre. Hindi na ako tulad dati kasi na nakikigamit ng cellphone nila para lang tumawag sa Pinas. So ngayon, hindi na talaga ako gumagamit sa cellphone nila. Kaya syempre, alam din nila. Automatic na yan guys. May mga common sense din yan sila. Alam nila na may cellphone ako. Pero never ko talaga ipinapakita yan sa kanila. Yun nga lang yung nahuli ako ni sir. Yun lang talaga yung time na yun na nakita nila. Tapos nagkataon pa na yung time na yun is umatin ako ng live ni Lynn Mark Vlog. Tapos, tapos pagbalik ko ng CR, yun nga, balik tayo doon ako sa CR. Pagbalik ko sa CR, wala na, patay na yung off na yung live ni Lynn Mark kasi in-off ni Sir. Alam niyo kung bakit? Siguro akala ni Sir, cellphone niya ito. Dahil yung cellphone niya na Samsung at itong cellphone ko, eksaktong pareho talaga ng unit, pareho ng kulay, pareho talaga ng laki as in lahat. Kaya siguro ni Sir talagang tinignan niya bakit nasa CR. So, pagtingin niya, na iba yung mga video. Siguro nagtaka lang yun siya, pero yun nga. Mas, hindi ko alam sasabihin ko. Pero guys, share ko lang sa inyo itong nararamdaman ko kasi ang hirap buga. May wala akong mapagsabihan dito. Then now, nandito ako sa CR stage. Hindi naman ako pwede magdaldal sa labas dahil nandun yung mga bata. Siyempre baka mamaya magunta kayo mga bata. Bakit ako nagdadaldal mag-isa, diba? Ang hirap guys. Yung ganito lang ang ginagawa ko. Tago-tago lang talaga guys. Discarte lang ba? Discarte lang. Para lang magkaroon ng makapag-vlog ako. Ganyan. May ma-share ako. So salamat ng marami sa inyo guys sa mga nakakapag-tsaga sa mga kung ano-anong upload videos ko guys. Ha? Kasi ito lang talaga ang kaya ko sa ngayon siguro. Pag wala yung mga amo ko, nakakapag-share ako ng mga kung ano-ano lang. Tapos, sobrang thank you sa mga nakakapagtiyagaan na nanonood din. So, walang kwenta kung hindi ko alam guys. Wala pa talaga akong maisip na yung parang content ko na parang specific na content ko guys. Siguro kung ano-ano na lang din. Hindi na ako magsayaw, hindi na ako magsayaw. Kung kakanta naman ako, marinig ako ng kabilang kapitbahay. Noong mga una-unang start ko sa vlog, nakakapagkanta-kanta ako kasi wala sila dito at wala pa yung ano na yan. Wala pa yung epidemic natin na wala pa yung epidemia natin ngayon na universal problem natin ngayon. So, nagkataon na nandito yung ating mga amo, wala na, hindi na tayo pwede magdaldal. Tapos kapag mag-live ako, madalas silent, tergano. Walang tao, kaya more on upload na lang ako ng ganito guys. So, siguro tiyaga-tiyaga na lang muna ako. And, by the way pala guys, waiting na lang tayo sa pin dahil pinadala na ni Lolo ang pin natin. Gusto kong alam niyo guys yung feeling na gustong sumigaw, gustong tumalon, gustong tumambling. Hindi ko magawa. Alam niyo yung parang pigil yung kasiya. Pero at least, thank you Lord na dininig ni Lord yung dasal ko na mamonetize yung channel ko kahit na panakaw lang itong ginagawa ko. Pero salamat talaga sa mga sumuporta. Yun lang ang share ko. Kahit nahuli ako, wala, okay lang dahil nag-grant naman yung aking pinagdasal na mamonetize yung channel ko sa wakas. And salamat pala sa mga nag-super chat pala sa akin na ngayon ko lang kayo mapapasalamatan ng bunggang-bungga dahil hindi naman ako makapagsalita ng more on parang picture-picture lang yung ginagawa ko. So ngayon guys, sobrang magpapasalamat ako sa mga nag-super chat sa akin na sila yung dahilan kung bakit na-reach ko yung threshold ko na $10 para mapadala sa akin yung pin ko
Yun, so waiting na lang ako para sa pin. Sana dumating siya, guys. Sana totoo. Sana dumating. Tsaka, kung hindi man, siguro mag-request na lang ako ng pangbago. Pero sana dumating. Sana dumating. Talaga. Ganun. Eager talaga ako, guys, na pag-vlog. Kasi gusto ko pag-uwi ko ng probinsya doon. At least, siguro para ako magwawala talaga ako. Hindi man magwawala. Basta. Sobrang thank you sa mga nag-super chat sa akin. Unang-una kay Ashley Javier na Mrs. ni Sir J.R. Vargas. Sobrang thank you sa inyo. Sobrang thank you sa inyo na nasa US. Salamat talaga ng marami kay Ate Queen Hera, kay Ate Queen Hera 77, kay Sis Paris Vlog na nasa UK, and kay Sir Miloy, kay Miloy TV. Salamat ng marami Sir Miloy, and kay Sis Jonah na nasa Norway. Sobrang thank you ng maraming thank you Sis Jonah. Salamat talaga sa inyo guys sa mga super chat niyo sa akin. Malaking tulong talaga kasi kung hindi niyo ako nabigyan ng super chat hanggang ngayon, hindi ko pa makukuha yung aking threshold na $10. Actually, more than $10 naman na siya guys. More than na talaga siya dahil si Miss Ashley pa lang, kay Miss Ashley Javier pa lang is nag-ano na siya ng $25 sa kanya. So, dalawang beses siya nag-super chat sa akin, plus yung iba pa, si Ate Queen. So, salamat sa inyo, guys. Sobrang salamat talaga. Gusto ko yung humiya, masasaya, pero syempre, pigil naman tayo dito. Alam niyo naman yun. Salamat na marami sa mga nakakakilala sa akin, mula nung nag-umpisa ako, hanggang sa ngayon na na-monetize ako, kung paano ako gumagawa ng diskarte para lang makapag-vlog. So, Thank you sa inyo guys. Siguro hanggang dito na lang itong pagdadaldal ko kasi para naman makapag-work pa ako. So, the end guys. So, yun lang. Kahit nahuli ako ng amo kong lalaki dito sa pagsiselfon ko na naka-play doon sa CR. Pero okay lang kasi hindi naman nila ako pinagalitan ng bongga issues. Yun nga lang, naging strict sila masyado sa akin sa work ko. Kaya, talaga. Hindi ko alam kung sasabihin ko ngayon. Basta, sobrang thank you lang po talaga sa lahat ng mga na tumulong sa akin. Alam nyo kung sino kayo, pero hindi ko kasi kaya maisa-isa na lang. Sobrang dami nyo guys. Sa ano pa lang, sa University of Small YouTuber pa lang, sa Tingtigang pa lang, sa mga kasulid nating kaibigan. Hindi ko na kayo maisa-isa talaga. Kasi, ang dami. Sobrang thank you kay Sir Jopper Sniper. Sobrang salamat Sir Jopper na ikaw po yung unang-unang nag-promote ng channel ko na hindi ko, kahit hindi ko pa po kayo as in kilala. So, nagulat ako kung sino po kayo. Actually, hindi ko po kayo talaga kilala. Kasi hindi man ako aware sa mga sikat na vlogger. Hindi ko alam na gano'n na pala kalaki yung kanyang mga subscribers. So, ngayon, na-reach na ni Sir Jopper Sniper yung kanyang 200,000 subscribers. So, congratulations po, Sir Jopper Sniper. Kay Kahelper, kay Macber, kay Sir J.R. Vargas, kay Miss Aileen, kay Miss Chubby ng Iloilo, kayong lahat, isa kayo sa mga naging way para ma-monetize ako. Actually, nung natulungan nila ako, yun yung time kasi na dapat mag-stop na ako sa pag-YouTube. Pero dahil din kay Ate Leslie Rose Pearl na hindi ko alam, meron talaga mga taong ginagamit si Lord para, kumbaga, hindi ko alam, hindi naman ako nag-ask talaga sa kanila ng ganun, pero sila po yung may mga kusang loob na, alam niyo, hindi sila naghihintay ng kapalit. Parang ganun, kasi hindi naman ako, nahiya pa nga akong mag-ano sa kanila, kasi nga, hindi, alam ko sa sarili kong wala akong kakayanang magbalik no, kung ano yung naibigay nila sa akin. Pero sobrang thank you lalo na kay din kay Sheila de Bones Loreno, na isa sa mga naging daan ko para makilala ko yung mga taong nakilala ko ngayon. Tsaka, siyempre, kung hindi rin dahil kay Sheila ni Boss, hindi ko rin makikilala yung mga taong yung makilala ko ngayon, mga recent nila. So, salamat ng marami kay Sheila ni Boss, kahit hindi na siya masyadong nagbablog ngayon. Pero, yun, so yun nga guys, sobrang salamat talaga sa lahat ng tao sumuporta sa akin. So, sana guys, narinig niyo pa rin yung boso ko kahit mahina lang, nasa CR ako eh. So, ganyan lang guys, ganyan lang. Sobrang salamat ng marami sa kasulit nating kaibigan din. Hindi ko rin makakalimutan yung mga support nyo sa akin. Hindi ko makakaisa-isa ba. So, I hope na maintindihan nyo ako dahil minsan nawawala na tayo sa ating memorize, sa ating ano ba. Yung pag-iisip natin is talagang tumatanda na ba tayo o sadyang. Basta yun lang guys. Sobrang thank you. Salamat ng marami po sa mga sumuporta sa akin at sa mga
naging kilala ko mula noon hanggang ngayon. Na hanggang ngayon eh nandiyan pa rin sila. Thank you guys sa inyong lahat. Salamat ng marami. See you next vlog ko po kung magkaka-time ako. So, bye-bye po.